isa sa hindi ko pinaniwalaan yung turo sa simbahan, yung pamisa. Yung pamisa na yan, hindi na makapagligtas yan sa mga kaluluwa na yumauna sa kaluluwa natin pagpatay ng tao. Dahil ayon sa mensahe ng Diyos na nagpaalala na siya sa tao bago siya bumalik para may panahon pa na makapagbago at makapagsisi at lubos na paniniwala. So yung pagbabago dito sa buhay pa tayo, magagawa natin to. Yung pagsisisi dito rin sa buhay pa tayo, magagawa natin to. At higit sa lahat, sa paniniwala natin sa Diyos na mahalin natin ang Diyos na walang kapalit. So ito yung paniniwala na tunay. Kung baskunan natin ang base, anong magawa nung pamisa ng pare o pre-over ng pastor o pandasal sa mga ordinaryong mga tao sa miyembro ng simbahan na ang kaluluwa natin nandoon na sa impyerno o sa langit. Yung sa loob ng siyam na araw mula nung namatay ang tao, husgahan na ng Diyos. Kung masama ang gawain niya noong buhay pa, so automatic, pagdating ng siyam na araw, pupunta niya siya sa impyerno. Kaya sabi nga ng Diyos, sa lahat na namatay, may pinagkaloob ako sa kanila na pwede sila magpagalaw o magpakita o magparamdam doon sa mga pamilyang naiwan. So, sa loob ng tatlong araw, uuna, magparte sila, pangalawa, magpagalaw na o hanggang pangatlo, totally makapagalaw o makapagpakita o magparamdam sa mga pamilya. Ngayon, ang sabi niya, na mayroon akong binigay na extension isang araw. Panahon pagdating ng siyam na pangsiyam na araw. So ngayon, pag pangsiyam na araw, doon na yung last day na pwede ka magpakita o magparamdam doon sa mga pamilyang naiwan. So ngayon, pagkatapos noon, yun na yung husgahan ka na. Dahil nakalaan ka na sa impyerno, hihigopin ka na doon sa impyerno na power ng Diyos ang kumikilos na sa pinakita niya sa akin ang kaluluwa para lang alikabok na hinihigop ng vacuum diretso sa impyerno. So ngayon, doon naman sa mga tao na mabuti ang gawain at sumusunod sa gusto ng Diyos, so automatic pagdating na rin ng siyam na araw, mapunta siya sa salangit, sa paraiso ng Diyos. Dahil yung pinagkaloob ng Diyos na yon, mabuti o masama, mayroon tayo nun. So, sa mabuti din, pagdating ng siyam na araw, yun pa rin yun, huhusgahan ka na niya. So, kung ang pamisa na sinuturo nila o padasal, bakit ginagawa pa yon sa mga taong nasa paraiso na ng Diyos, kumbaga nasa langit na? Bakit pa natin sila ipamisahan o ipagdasal o i-pray over? Inaligtas na siya dahil sa mabuti niyang gawain. So wala nang gamit ang pamisa. So malinaw ang mensahe ng Diyos na ang lahat ng sinasabi nila, hindi yan totoo dahil hindi nila kayang patunayan. So ngayon, doon naman tayo sa mga taong masama, paano rin makapagligtas ang pamisa, pre-over o dasal ng mga uli ng tao na yung kaluluwa na yon na masamang gawain nung buhay pa, inandun siya sa impyerno. Kaya nga ang impyerno, ginawa ng Diyos yun para sa mga taong sumaway sa gusto niya at makasalanan. So kaya niya pinasok doon para pagsilbihan niya
ang mga kasalanang nagawa na hindi pa niya napagsisihan noong buhay pa. So ngayon, kailan siya pwedeng lumabas doon? Sa panahon na maghusga na ang Diyos ulit. So, nasaan ngayon yung pamisa sa mga pari o mga pari-uber na pastor? Wala nang gamit yon. So, simula noon, maliit pa ako, hanggang tumanda na lang ako, walang isang pari, pastor, o dinero tao, nagsasabing, brother, sister, huwag na kayong magpamisa, huwag magpadasal. Dahil naligtas na yung taong pinamisahan ninyo. Namatay na lang yung pare, namatay na lang yung pastor, pati yung nagpamisa, wala nagsasabi. So ito pa lang, nagpapatunay na ang misa o padasal, hindi nakapagligtas. So anong meron dito sa pamisa? Padasal. Di ba bayad? So pira ang pinag-usapan dito. So walang katapusang misa. Namatay na lang yung mga ninuno namin sa mga kalululuhan pa. Patuloy pa rin ang pamisa. Yung pa rin kaluluwa na yun. So, walang katapusan. So, patay na yung tao. Pagkakitaan pa. So, yung tulad itong patay ng tao. Magbabayad ka. Patay ka na. Magbabayad ka pa sa libingan mo. Nilikha ng Diyos ang lupa. Hindi e tayo babalik sa alabok. Pero namatay na lang tayo. Magbabayad pa tayo uli. Hindi na nga tayo makahanap buhay. So, lahat ng bagay na ginagawa na si Bahan o tinuturo, puro pera. So, ngayon, paano ninyo rin mapatunayan na tama ang tinuturo ninyo na wala naman kayong kayang gawin? So, malinaw sinabi ng Diyos na ang lahat ng tinuturo ninyo, hindi yan totoo dahil ninyo kayang patunayan. Na sabi ni Diyos, ikaw ang tunay at totoo. Dahil kaya mong patunayan sa harapan ng maraming tao. So, makikita naman natin. Una, hindi ako nagtatago. So, kung sino yung gusto magtanong, bukas ako. So, makikita naman ninyo sa mga post ko. Bago pa dumating ang kalamidad, nandyan na sa wall ko. Yung bagyong Yolanda, sunod-sunod ang post nun. Detalyado yon. Tinatawag ko ng ayon sa mensahe ng Diyos na tatawagin ko ng super bagyo. Makaubusan ng kabaong. Ang tubig, dagat, akit sa lupa. Mawala ng kurente. Mawala ng signal ng telepono. Maraming mamatay at mamising. Nandoon lahat. Ngayon, paano natin masabi na hindi ko kausap ang Diyos, na hindi ko naman kayang gawin yun, dahil ulit tao lang ako. Yung lindol sa Bohol, malinaw yun. Yung bagyong landa pala, sinabi ko yun. Sa post, nasa liti ito tatama. So, totoo din, nasa post ko yan. So, sinasabi ko doon, ayon sa mensahe ng Diyos, na mahinang umusad, malakas o umiikot. So, detalyado yon. Kung nabasa ninyo yan, daming nag-share nun. Yung lindol sa Bohol, sinasabi ko yon na malakas na lindol, mahaba ito, mula south, pumutang north. So, mayroon akong post doon na nilagyan ko pa ng intensity 7 pataas. Ang alam ko nun, na-hack yun. Pero mayroon pa rin dyan na iwan. Sinabi ko mangyari sa Visayas. So ngayon, nasaan ngayon ang Bohol? Di ba sa Visayas? So ngayon, yung barko sa Cebu, may text ako nyan, may mga backup akong text nyan. Hindi nga na-ipos yan, pero may text yan. Nauna ang text ko. Marami yan. Mamili kayo kung saan ang gusto ninyo. So, yan lahat. Tumbukan yan. Dahil sinabi ko rin yan na yung barko na yon, maaksidente, maraming mamising at mamatay. Mangyari ito sa Visayas. So, ngayon, nasaan ang
Sibuk. Sabi saya din. So, makikita din natin na totoo lahat. So, ilan ba ang gusto ng tao para sabihin ninyo na maging totoo? Yung sinasabi niya, ang boses mo, makapagaling. Maniwala lang sila sa iyo na ginamit nila sa kapat at maniwala sa akin ni Jesus Christ. Boses pa lang marinig nila sa iyo, gagaling sila. So ngayon, malinaw din na maraming gumaling sa mga taong may sakit na boses lang. Ang sinasabi niya sa akin na wala kang sisingilin sa kanila, absolutely free. At yun din ang paniniwala ko. At wala din akong sinisingil. Wala akong relihiyon, wala lahat. So ngayon, patunay pa dito, ako pa ang gumagastos. Long distance yan. Wala akong pinipiling gamutin, basta naniwala. Pero gumagaling sila lahat. Minor o major ng sakit. Kahit cancer, gumaling. Marami. Nandiyan sa wall ko, maraming testimony dyan, mga video. So, ilan ba ang kailangan ninyo? Nagtambak na yan dyan. Bago kayo maniwala. So, ngayon, yung sinasabi niya na lalaki sa lalaki, babae sa babae, isa ito sa hindi ko nagustuhan. So, ngayon, makikita din natin kung gaano kasama na ang turo sa simbahan. Dahil nung unang tao, ang unang panahon, naalala ko yan, laging tinuturo yan sa simbahan na kasalanan ang lalaki sa lalaki o babae sa babae. Pero biglang nagbago ang panahon. Ngayon, pwede na raw, hindi na raw kasalanan. Pero alam ko kung bakit nangyari yon. Na itinuro nila ayon din sa gusto ng Diyos. Dahil kung mag-asawa ang babae sa babae o lalaki sa lalaki, walang mga anak at wala na rin binyagan, wala na rin magsimba, wala na rin mamatay. So itong lahat na to, may pirang kalakip na pira. So ito talagang susundin nila ang utos ng Diyos. Pero hindi nagtagal, dumami ang mga taong ayaw ng Diyos. So, dahil sa mga kinakain natin, sa mga hormones, nagbago. So, hindi mapigilan ng lumubo ang bakla o tomboy. So, naisip din ng simbahan na sayang naman yung kikitain. So, ngayon, sinasabi na nila na tanggap na sila ng lipunan. Kaya pwede na rin sila kasalin. So, una pa lang, sinasabi nilang hindi. Pero ngayon, pwede na. So, dito pa natin makikita na ang turo ng simbahan, ulaman ng Bible, hindi na rin totoo. At hindi na rin tama. Sila rin nagpapatunay na ang laman ng Bible, hindi na rin totoo. Dahil pag binago ng Bible uli, nakalagay na naman doon yan. Na hindi kasalanan ang mag-asawa, ang lalaki sa lalaki, sa babae sa babae. So pag namulatan ng mga bata sa mga kapwa-apuhan ng natin, so alam nila, yun na yung original na Bible din. At yun ang totoong mensahe ng Diyos. So ipaglaban na rin nila. So ganun ang nangyayari ngayon sa tao. Ang lakas natin ipaglaban yung mga natutunan natin, nababasa natin sa Bible, na tao lang din ang gumawa, na hindi natin kayang panindigan. Pilit natin ipaglaban na yun ang tama. Pero alam na rin natin na lahat yan binagubago ng tao. Kaya nawala ang katotohanan. Kaya ang sabi nga ng Diyos, nasaan ang pagbaba, nasaan ang pagbabago ng isang tao, samantalang yung tulit niya ang mga bagay na ayaw ko. So ayaw na ng Diyos yun. So, pinahintulutan natin. So, ang sabi ng Diyos, ang lahat ng sinasabi nila, hindi yan totoo. Kaya hindi kaya patunayan. So, yung sinabi rin niya, na kung sila nang nangaral, bubuklat sila ng libro. So, ikaw, wala kang bubuklat ng libro. So, ito yon sa Bible. Na hindi na Bible ang tawag niyan. Hindi na yung sagrado.
kasi nasisira na ang mga tunay na mensahe ng Diyos, nawawala na. So kaya libro na ang tawag niya. So makikita din natin, ng gamot ako at ng aral, wala din akong libro, Bible. Naniwala ako ng Bible 100%, pero hindi ako naniwala na lahat ng laman sa Bible ay galing sa salita ng Diyos. Maraming tao nagbabago dyan, pabor sa relihiyon nila, o sa hangarin nila, o sa gusto nila. Makikita natin yan, marami. Bibigyan ko yan ng sample. Yung tinuturo ng ibang relihiyon na ayon sa Bible nila, bawal ang mag-asawa sa kanila ng hindi katulad din nila. Hindi nila kasasakop sa relihiyon. Kasalanan daw. So ngayon, ang pinag-usapan, pagmamahalan. Nasabi na natin, ang Diyos ang pag-ibig. So ngayon, ang lalaki o babae, magkaibang relihiyon ang mamahalan. So pwede sila mag-asawa, so walang kasalanan. Kasi nagmamahalan sila. Pero tinuro nila na kasalanan. Para pag namulatan ng mga membro, hindi sila pwede mag-asawa ng hindi nila katulad. Ang purpose doon, ang namumuno noon, na hindi sila mabawasan at magdagdagan. Kasi magpa-membro ka muna bago mo sila maasawa. Babae man o malalaki, sinong may gusto. So magdagdagan sila. So ito yon. Ang hangarin nila, ang masusunod. So dahil naniwala tayo, so yun na rin yung sinusunod natin. Pero tao lang din ang gumawa. So isa din yan. Sa binigay ko sa inyong example, na tao lang din ang gumawa. So marami pang bagay na nalagay sa Bible na hindi natin kayang panindigan na tama. Dahil hindi natin kayang patunayan. So, dito lang muna. So, sa sunod ulit.